Magandang araw, welcome sa channel na ito. Ngayon, ibahagi ko sa inyo ang aking kalaman sa karunungang lihim. Narito, orasyon sa matris. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe and click the bell icon para laging update sa mga bagong video na ina-upload ko. Maraming salamat. Pamilin, mahalin at pagkaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihan na kapaloob dito ay lubhang may waga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos. Maginhuwaran at laging isa puso't isip ang pitong layunin. Una, isa buhay ang apat na gintong simulain, makadiyos, makabayan, at makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Pangatlo, isa katuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadarisayan, kaliwanagan, at kababaan ng kalooban. Pang-apat, ipalaganap ang pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili at pagbabago na paunlad. Pang-lima, magkaroon ng paggagalangan, pagunawaan at pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Pang-anim, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Pang-pito, ipagpatibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng katauhan ng bawat kasapi ng samahan at tumupad sa hadikain ng Diyos sa tao. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga layuning ito, ang isang naghahanap sa Diyos ay makakasumpong sa Kanya at hindi pagkagaitan na Kanyang liwanag. Pamamaraan, magtirik ng tatlong kandilang puti at magdasal ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria, tatlong luwalati at tatlong sumasampalataya. Pagkatapos magdasal ay isunod ang orasyon. Pagkatapos usalin ang orasyon ng tatlong beses sa isip ay iiip sa tubig na ipainom. Narito ang orasyon. Jesucristo et amini iam pater me. Jesucristo et amini iam pater me. Jesucristo et amini iam pater me. Salin yan ng tatlong beses at iihip sa tubig o sa gamot na ipainom. Maraming salamat. Mabala, ang lahat ng orasyon na aking ibinabahagi dito ay lubhang makapangyarihan. Gamitin lamang sa mabuti. Kung sino man ang gumamit sa masama ay mayroong bad karma. Maaari maghirap habang buhay hanggang kamatayan. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lamang napadpad sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe and click the bell icon para laging update sa mga bagong video. Maraming salamat.